Nagtaas na ng 3 piso ang presyo ng mga soft drinks sa ilang tindahan. Epekto daw yan ng problema ng supply ng asukal. Pero sa gitna ng issue, naniniwala ang Philippine Coconut Authority na magandang tignan ang malaking potensyal ng Pilipinas sa paggawa ng coconut sugar. Si Clay Salpardilla sa detalye. Rise and shine, Clay! Mula sa mga sari-sari store, kalinderya, bahay at masayang okasyon, present ang malamig at matamis na soft drinks. Gusto ko ng soft drinks kasi nakakapagtanggal ng uhaw. At the same time, nare-relax yung katawang ko. Kasi po masarap siya pagkatapos kumain, nakakadigay ako. Pero ang paboritong soft drinks, nagmahal na ng 3 piso kada bote sa ilang tindahan. Nagkakaubusan na rin daw ng supply ng ilang size ng soft drinks. Laging wala. Hirap kami. Bawas ang kita namin. Siyempre, kumikita rin kami sa soft drinks. Some sectors say they're hoarding. Fact is, not all the suppliers were able to deliver. Hindi ka nang komportable, ganun. Kapag kumakain ka ng kanin, o kaya nagbimerienda ka, walang soft drinks, na ganun. Malulungkot ka. Siyempre. Tubig na lang. Or juice. Kinumpirma ng Coca-Cola Philippines, ARC Refreshments Corporation at Pepsi-Cola Product Philippines na nakakaranas sila ng shortage sa premium refined sugar na mahalagang sangkapan nila sa paggawa ng kanilang produktong soft drinks. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga stakeholders at gobyerno para tugunan ang problema. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, posibleng kinokontrol ang ilang manufacturers ang produksyon sa harap ng problema sa supply ng asukal. Sa ngayon, napipilitan anya ang ilang manufacturers na bilhin ang mas mahal na presyo ng asukal para matuloy ang kanilang produksyon. Pero may epekto raw ito sa mga produkto. Wala silang choice. Mahal ang input nila ng asukal. Yung end product nila talagang kailangan itaas ng presyo. Kasunod ng pakikipagpulong ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga food and beverage manufacturers. Inihayag ng Philippine Chamber of Food Manufacturers na tiwala silang matutugunan ng Presidente ang kanilang matinding pangangailangan sa premium refined sugar. Nagpasalamat din ang grupo sa suportang ibinibigay ng Pangulo. Sa gitna ng mainit na issue sa asukal, naniniwala ang Philippine Coconut Authority na kailangan nang tingnan ang malaking potensyal ng Pilipinas sa paggawa ng coconut sugar at cocoa water mula sa niyog na puno ng benepisyo sa katawan. Coconut water ay talagang very healthy. Natural medicine to heal your UTI. Ang sugar kasi nang galing sa coconut ay fruit sugar. Based doon sa pag-aaral, mas marami siyang nutrients, no, na available, and then mas healthy yung nga. And then yung measure nung sinasabi nating glycemic index, yung sugar level sa body natin, ayun, mas mababa siya, napakalaking baba ng kanyang level. Mungkahi naman ang chef at presidente ng Philippine Culinary Heritage Movement, pwede rin gumamit sa paghanda ng pagkain o inumin, mapabahay man o restaurant, ng natural sugar tulad ng honey na mayaman sa antioxidant. Hindi tayo dapat matakot na mag-try ng alternative sa sugar dahil ito ay natural. Pangalawa, ito ay nandyan lamang sa ating kapaligiran. When you support the production of this natural sugars, you also support the particular community kung saan sila nagmumula. Clay Salpardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.